Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Malaki ang papel ng taong bayan para mapasuko ang mga miyembro ng armadong grupo na nag-aasik ng gulo sa kanilang lugar. Sa Maguindanao, nasa 5 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF at 2 nagpakilalang gun for hire ang sumuko sa pulisya. Ayon sa Police Regional Office in the Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, ang 5 ay miyembro ng BIFF faction na pinamumunuan ng isang Karui Karyalan na wanted sa 30 kasong kriminal at sangkot sa pambobomba sa Central Mindanao noong 2014. Isinuko rin ng 5 ang kanilang mga baril kabilang ang isang 40mm na grenade launcher, isang anti-tank missile at isang improvised explosive device o IED. Inaasahang mas bababa pa sa 2,000 ang daily COVID-19 cases sa bansa sa katapusan ng Nobyembre base sa Okta Research Group. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, bumaba ang average new COVID-19 cases sa mahigit 4,000 mula sa halos 7,000 average cases ngayong Oktubre. Sa pahayag ng Department of Health, kasalukuyang nasa low-risk status na ang bansa dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng viral disease. Mahigpit pa rin ang paalala ng Okta Research sa publiko na panatilihin ang pagsunod sa mga health protocol upang maiwasan ang hawaan ng nakamamatay na sakit. Isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbalangkas ng ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Ginawa ito ng Pangulo sa pagdalo niya sa Virtual ASEAN Summit upang maging handa aniya ang ASEAN countries laban sa nakamamatay na sakit gaya ng COVID-19. Ayon sa Pangulo, mahaba pa ang tatahakin ng ASEAN region upang makamit ang fully recovery mula sa COVID-19. Sa pagpapatuloy ng 38th at 39th ASEAN Summit, binigyan din ng Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng phased at comprehensive implementation ng ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Pinaalalahanan ni Commission on Elections spokesperson James Jimenez ang publiko na isa pa ring election offense o paglabag ang vote buying. Sinabi ito ni Jimenez matapos magbigay ng komento ang isang tumatakbo sa pagkapangulo na tanggapin ang pera subalit bumoto base sa konsensya. Sa pahayag ni Jimenez, mariin niyang tinututulan ang ganitong komento at hindi dapat ginagawa. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.